Además, eso a mí. Welcome back to my YouTube channel. And yes, nagbabalik nga po ang inyong peking paminsahan. Buo. Pero dito duro. Ganon. Gusto mo yun? So, sorry dahil ngayon lang ulit ako nakapag-vlog ng ganito. Para alam mo yun, woke up like this. Kasi medyo naging busy lang rin at saka medyo nagka-breakout ako, oh. Ayun, oh. Ganun. So, yun. Wala lang. Nag-vlog lang ako for today dahil meron kasi ako napanood na video regarding sa, ano, pag-open ng identity or gender ng isang celebrity. Diba? So, gusto ko lang magbigay ng reaction regarding on that. Kasi, di ba, wala namang masama sa pagiging, ano mo yun, sa ganitong gender. Like, you know, the third gender, aside from male and female, di ba? Dapat, ngayon, 2019, open na tayo sa mga ganyan. And, siguro, yung mga hindi lang nag-o-open ng kanilang gender, may pinaprotektahan lang silang image, di ba? Especially yung mga nasa showbiz. Alam naman natin na marami dyan. Pero, ano, hindi naman nila sinasabi. Kasi, syempre, they need to be under image. Especially kapag, alam mo na, cutie-cutie ka, ganun, borta-borta, ganun, ganun. Kaya, I'm so happy lang nung napanood ko yung news regarding nga doon sa isa sa ating mga kapatiran na nagladlad na nga. Ayun nga po ay ayan. Panoorin nyo to. Yan, 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 yan. Samantala, inamin na ng aktor at dating mix VJ na si Alex Diaz ang kanyang tunay na kasarian. Ito'y matapos maging usap-usapan sa social media ang pag-aalok na umano ng indecent proposal sa isang fitness coach. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa suporta ng mga netizen at humingi ng tawad sa kanyang management, mga kaibigan at pamilya dahil sa kanyang nagawa. Kwento niya, hindi na siya matatakot na sabihin sa ibang tao, sasabihin ng ibang tao, at marami rin daw siyang natutunan sa kanyang pagkakamali. Napanood si Alex sa mga teleseryeng Got to Believe at Pangako sa Iyo, which is si Mr. Alex. Ganon, kung sino man nakakilala sa kanya, ganon. So, wala namang masama sa pag-amin niya. Siguro, ano, yung sinabi niya lang doon sa kanyang, I mean, yung sabi doon sa news, ano daw? Sabi doon sa news, parang nag-ano siya ng indecent proposal. Siguro dahil nga, syempre, maitsura siya, ganun. He's taking advantage of it para to earn, siguro, maybe money, ganun. Pero, hindi naman natin sila mabablame kasi syempre, marami silang personal needs. Especially, medyo nasa, ano sila, mga socialite sila, ganon. So, they need to maintain what they have, ganon. At saka, mabot tayo masama, wala mo masama, wala akong masama nakikita ito for as long as, diba, wala ka naman tinataba kay ibang tao. Ano naman kung may indecent proposal. So, kung, ikaw naman yun, diba, kung ako nga lang, eh, pwede nga rin ako mag-indecent proposal. Tsa! Kaya kung sino ba yung mga gusto mong karaan na dyan, comment down below. Charot! So, yun lang. Wala lang. Medyo gusto ko lang mag-react regarding dun sa napanood ko na yun. So, sa lahat dyan ng mga hindi pa nag-out. Pag-out ka na, teachers. Pero okay lang yan. It takes time naman eh. It takes courage for you to spread your wings and prepare to fly, ganon, because you become a butterfly. So anyways, this is gonna be my vlog for today. Ewan kong vlog ba to, ayun nga, reaction video lang naman regarding nga doon sa napanood kong news. So for any suggestion na gusto nyo gawin ko or any collaboration, alam mo sikat eh, no? Ganon.
just comment down below or add my social media account. Just search nyo lang yung Leur Ong. Ganon. Tapos message nyo ako doon para keep in touch tayo mga sis. Ganon. And again, don't forget to like this video para naman ma-recommend tayo ni YouTube at mapanood yung mga videos natin ng ibang ating mga kasiswa. Diba? Ganon naman yon. That's the purpose of liking the videos. So again, don't forget to like these videos and nilike mo na rin naman, i-push mo na yung subscribe button para keep in touch tayo and connected tayo sa lahat ng ating mga upload. So again, this is Leur. Bye bye.